Alam mo, nasasaktan ako dahil mas pinili mo ang babaeng iyon kaysa sa akin na isang hamak na nagtitinda lang ng kung ano-ano. Alam mo, siguro maganda kung bigyan mo na lang ako ng isang annulment papers para naman tuluyan ka ng makalaya at makasama mo ng babaeng iyon. Sa loob-loob ng aking puso ay mahal ko pa rin si Hans. Pero kung mahal niya ang babaeng iyon ay pagkatiwala ko na siya rito. Mr. Hans McQuar, kung maaari lang ay ituring mo na lang akong empleyado katulad ng iba at sana walang makakaalam na mag-asawa tayo. Matapos naming mag-usap sa kanyang opisina, lumabas na ako at dumiretso na sa comfort room. Hindi ko mapigilan ang aking nararamdaman kaya umiyak na lang ako. Matapos noon, lumabas na ako at nagtungo na sa opisina. Miss Cindy, huwag mong ipakita na mahina ka. Kaya mo yan. Nalakas ko na lamang ang aking loob. Pero sa hallway pa lang ay muli ko namang nakabunggo ang CEO. Pasensya na ho, Mr. Hans. Lagi ko na lang kayong nabubunggo. Cindy, are you okay? Ayos lang naman po. Sige po, baka hinahanap na po ako ng supervisor. Wait, Cindy. Maaari ba kitang yayain mamayang lunch? Ito nga pala ang phone mo. Nahulog kanina. Nangyari na pala ang contact number ko. Na-save ko na rin. Cindy, don't worry. Ako ang mabayad ng lahat ng ito. Okay. Sige po, aalis na ako. Pero ilang saglit pa, tinawagan na ako ni Ma'am Chucky. Cindy, nasaan ka na? Balita ko, kanina ka pa umalis, pero hanggang ngayon, hindi ka pa nakabalik dito. Pabalik na po ako, Ma'am. May kinausap lang po ako. Sige, bilisan mo. Marami ng trabaho dito sa office. Nakarating na ako sa office ni Ma'am Chucky. Halos hindi maipinta ang kanyang itsura habang nakatingin sa akin. Cindy, balita ko ang tagal mo raw sa loob ng office ng CEO. Anong meron sa loob? Ma'am, hindi ba pinasa ko sa kanya ang mga folders? Pero pinagalitan niya ako sa loob. Pagsisinungaling ko sa supervisor at naniwala naman ito sa sinasabi ko. Cindy, kagaya ng sinabi ko sa'yo, ganun talaga siya sa mga babae. Ma'am, nakita niyo na ba siya kung paano magalit? Mukhang kilala niyo na talaga ang CEO. Siyempre naman, magkakasama kami noon sa isang meeting. Kasama rin naman ang dating CEO. Akala nga namin wala itong anak. Pero iyon, pinakilala niya sa amin. Ibig sabihin ba nung una, isang talagang anak mayaman si Hans at nagpanggap lang na janitor sa mga panahong iyon at nakatira lang sa boarding house? Tumaligo na ako sa mesa ng supervisor ko at nagtungo na sa mesa ko kung saan nakatambak na naman ang mga gawain ko. Napayo ko na lamang ako. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Naguguluhan na talaga ako. Biglang may malakas na bumagsak sa aking mesa. Puno ito ng mga folders at galing sa isa pang empleyadong si Geneva. Tinambak niya sa akin ang dapat sa kanyang trabaho. Kaya naman, sinimulan ko na ang gawin iyon. Hindi ko na namalayan ang oras ng lunch break ko. Kaya pala, hindi ko na napansin ang mga katrabaho ko. Biglang tumunog ang aking phone. Si Sir Hans ang tumawag. Naalala ko na gusto pala nitong sumabay sa akin sa lunch break. Hello, Mr. McQuar? Pasensya na, hindi ko agad nasagot ang tawag. Cindy, nandito pala ako ngayon sa lobby. Hintayin kita ka. Mr. McQuar, pasensya na. Mukhang hindi ako makakasabay sa iyo sa lunch. Marami pa kasi akong ginagawa sa office. Ganun ba, Cindy? Okay, sige. Susunod na lang. Ngunit, may nagsalita sa aking likuran. Huwag kang mapagutom ha. Alagaan mo sarili mo. Mr. McQuar, kanina ka pa ba riyan? Baka may makarinig sa sinasabi mo. Baka isipin nila may nakaraan tayo. Yes. Mrs. McQuar, hindi ka pa pala kumain. Palagi ba ganyan ang routine sa trabaho mo? Kaya ang payat-payat mo na ngayon.
Malamig na pakasabi niya na agad namang pumunot ang aking noo. Pwede ba, Mr. McQuarrie? Huwag mong sabihin yan, baka may makarinig sa sinasabi mo. Anyway, Cindy, paano ka nakapasok sa kumpanya ko kung mali ang nakalagay mong pangalan? Hindi ba isa itong panuloko? Baka hindi mo alam na pwede kitang paalisin dito. Hindi na lamang ako nakapagsalita. Ang totoo, may kakilala kasi ako dito kaya hindi na ako pina-background check-up. So, Cindy, gusto mo bang palayasin kita ngayon dito dahil sa pagbibigay mo ng maling impormasyon sa kumpanya ko? Wag po, Mr. McQuarrie. Mahirap makahanap ng trabaho ngayon. Babalik ako sa umpisa. Ilang taon na ako sa kumpanyang ito at sanay na ako sa environment. Ayoko mawala ng trabaho, lalo na at may inalagaan pa akong ina. Kailangan ko po ng pera. Maawa ho kayo. Bala ko sanang hawakan ng kamay ni Hans, pero binawi ko na lang at yumuko sa kanya at nakikiusap na huwag akong tanggalin sa trabaho. Cindy, tara, pag-usapan natin yan sa office ko. Pero Mr. McQuarrie, marami pa akong trabahong dapat tapusin. Pero nagulat na lamang ako nang bigla niyang kunin ang isang folder sa lamisa at binasa kung ano ang nasa loob nito. Teka nga lang, Cindy. Bakit ikaw ang gumagawa nito, ha? Hindi ba hindi mo naman gawain ito? Or bakit mo ginagawa? Mr. McQuarrie, kasi sa hindi ko inasahan, bigla na lamang akong nahilo. Namulat na lang ako sa isang kwarto. Mabuti na lang at ganun pa rin ang suot kong damit. Nakita ko naman si Hans na may hawak na pagkain papalapit sa akin. Nakalimutan kong may ulcer pala ako. Agad akong nagtulog-tulugan habang binababa niya ang pagkain. Inayos niya ang kumot at kinumutan niya ako. Biglang tumunog ang kanyang phone at tumayo para sagutin. Nagtungo siya sa malapit na bintana pero narinig ko pa rin ang kanilang pinag-uusapan. Baby, miss na miss na kita. Kailan ka pa bibisita dito sa bahay? Narinig ko ang boses ng isang babae na kausap niya sa kabilang linya. At parang sumikip ang aking dibdib nang marinig ko iyon. Baka siya yung babaeng nakita ko ilang taon na ang nakalipas. Sige, sa Sabado, pupunta ako dyan. Kasama ko ang matanggal nyo ng makitang regalo. Hindi ko naman maiwasang mapaupo dahil sa sakit ng aking nararamdaman. Pero hindi ko na lang pinapahalata. Oh, gising ka na pala, Cindy. Mr. McQuarrie, salamat sa tulong mo. Pero kailangan ko na bumalik sa trabaho. Baka hinahanap na ako ni Ma'am Jackie. Cindy, pwede ba? Mag-relax ka muna. Sino ba dapat ang masusunod? Ako o ang supervisor mo? Kayo, Mr. McQuarrie. Mabuti naman at alam mo. Siya nga pala, bukas, sumama ka sa akin. May ipapakilala ko sa'yo. Saan po tayo pupunta? Basta, sumunod ka na lang sa akin kung ayaw mong matanggal sa kumpanya. Saan kaya dadalhin itong si Hans ang kanyang dating ex-wife? Kaya naman mga kaibigan, muli nating abangan ang susunod na kabanata. Cave safe always. Abangan ang part 5.